Ask ko lang po sa title, ano po ba kaibahan ng owner? A and B as owner, A married to B. So halimbawa po, A married to B. Ang ibig sabihin po niyan, yung married to be ay isang description lang. Na si A, isang taong kasal kay B. Wala pong pagpapalagay na porkit may married to be, conjugal na yung nakikita niyong titulo. Wala po. Isa lang pong description iyon. Kaya lang po, sabi ng ating Korte Suprema, oras na may makita kayong married to be, babala na po iyan na dapat kayong mag-imbestiga. Kasi may mga pagkakataon po na ang isang conjugal property ay nakapangalan lang sa isang asawa, pero conjugal. Kaya po, isang signal na magkakaroon kayo ng dapat kayo mag-imbestiga na. Yang A, married to be. Pero on its face, isang description lang po yon. Yung A and B naman, this property is owned by A and B. Yan po. Malinaw na sinasabi na kapwa may-ari si A and B. Tawag po dyan, co-owners. Yan po ang kaibahan po nun. Matindi po yon. Alright, mga kaibigan.